Ayan guys, nandito tayo ngayon sa ilog. Medyo nakakapagod kasi nakabike lang ako eh. Papakita natin dito yung ganda ng lugar namin. Ito nyo naman. Oh, may balak pa yatang habulin ako nito ah. Oh, nakakabulin. Pag-iksel. Maganda. Ah, dito tayo sa may ganda-gandang view. Ngayon siya na medyo malikot yung camera natin kasi hawak-hawak ko lang yung cellphone. Wala pa tayong budget para bumili ng mga gamit. Ayan, makikita nyo. Kung gaano kaganda yung mga ilog at tanawin sa probinsya. Di ba? Dati nung mga bata pa kami, lagi kaming nandito. Kasi, siyempre, bata ka pa. Kaya mahilig kang maglilig sa mga ganitong, mabilis kang ma-attract sa ganitong klase ng tanawin. Tingnan natin dito ah. Ay, grabe. Pinakuha rin pala nila ito. Masarap. Yan guys, so nakita nyo. Natitibag na yung lupa dito kasi minsan lumalaki talaga yung tubig dito. Dahil minsan lumalakas ang ulan. Mababa. Hindi na siya kagaya dati nung mga panahon, mga bata pa kami na talagang maganda. And kasi alam mo na kagaya nung dati na talagang matutuwa ka talaga. Hindi, sa akin naman nakabisikleta lang ako kasi maganda yung exercise muna tayo. Pahingin muna natin yung ating motor. So, dapat may kasama tayo ngayon. Kaya lang tinanghali siya ng gising kaya ako na lang mag-isa. Sanang bumaba dun para pakita ko sa inyo kung gaano kalinaw yung tubig dun. Kaya lang parang natatakot ako, ako lang magising. Alam niyo kung nakikita niyo lang yung ganda ng lugar sa sarili ninyong mata. Iba kasi yung lens ng camera. Saka iba yung sa mata. Na yung talagang actual mong makikita. Sa camera kasi medyo malayo tapos medyo hindi siya kasi linaw nung sa mata talaga natin.
Okay, dito tayo sa kabila. Okay, sa kabila. Makita ko sa inyo yung pinaliligwa namin. Okay, sa kabila. Ah, diba? Sobrang ganda ng lugar na to. Ano na to? Kaya mana na to may tuturing. Hindi ko sabi nila na ako maalit ang mga ganitong bakanting lote. Kasi na-occupy na lahat ng mga buildings. Mukhang hindi na tayo makakapasok kasi may bakod na pala. May bakod na, hindi na tayo makakapasok. Pasok mga kaibigan. Siguro. Dapat talaga ang destination talaga natin ngayon dapat ay doon sa kilalang pasyalan dito sa San Miguel Bulacan, dito sa amin, doon sa may Banal na Bundok. Dapat din tayo ngayon mag-vlog, kaya lang medyo hindi tayo pwede ngayon kasi meron tayong gagawin, kaya hindi tayo pwede na lumayo. Baka bukas or sa susunod na linggo. Papakita ko sa inyo kung nasaan. Hala, hindi pa nakita rito. Yung punsong bato. Sa mga mahilig sa history dyan, baka sakaling narinig nyo na yun. Punsong bato, ano siya? Kwento ng lolo ko, saka ng mga ng tatay ko. Ano daw yun na tambayan, parang ganun. Tambayan nila Jose Rizal nung panahon nila. Siguro hindi natin alam kung totoo. Pero ayon sa kwento kasi ano daw ano daw dito? Yung barkada, yung lolo nung barkada nung tito ko ay naging parang kumbaga ngayon na parang tropa-tropa tong si Rizal, ang ating pambansang bayani. Ayun lang, ayon lang po yan sa kwento mga kaibigan, pero hindi natin alam kung totoo dahil wala naman tayo ng panahon ngayon. Hindi ko sa inyo mapapakita kasi medyo malayo dito sa may bakod yung daan. Hindi natin masyado mapupuntahan. Pero ano siya, baka next time, baka may pakita ko sa inyo pagka yung may kasama na ako. Kasi totoo lang, medyo nakakatakot dun guys. Medyo nakakatakot kasi dun. Kasi ano, dahil matagal na nga siya, matanda na yung tinatawag nilang punsong bato. Alam naman. Di bali, sa susunod, pag may kasama na tayo, pupuntahan natin yan para sa inyo. Tara. Okay guys, kung nakikita nyo ngayon itong nasa harapan ko ay isa itong hindi ako nagkakamali ay siguro nasa more or less 100 years na itong puno na to. Saka yung nandun sa kabila. Kung nakita nyo yung dalawa na yan. Dalawa yan. So, siguro, eto. Maaring mga maliliit pa lang siguro sila. Nung nasaksihan nila siguro yung, hindi natin alam ah. Kung nasaksihan nila yung mga panahon ng hapon. Pero siguro
Kasi hindi ako sigurado sa edad nila. Pero siguro, baka mga maliliit pa lang silang halaman nun. Pero ngayon, puno na sila. Ayan. Diba? Ang ganda ng sikat ng araw. Maaga pa, ang init na. Kung hindi nyo na itatanong, makasaysayan din tong lugar namin dito kasi ano to eh. Isa to sa mga naging pugad nung mga katipunero natin. Pero ano yun, sa biyak na bato. Susunod na video natin guys. Baka sakali, makapunta tayo doon. Ngayon, dito lang muna tayo. Actually, malapit lang to sa amin. Malapit lang tong lugar na to sa amin. Hindi lang namin ganong napupunta kasi nga, iba na tayo, may pamilya na tayo, kaya dapat focus na lang muna tayo sa, ano, sa kanila. Gusto kong bumaba dito guys, kaya lang, kaya punta dito eh. Ayoko naman magbubat dito. Takot. Pero mukhang pwede tayo manggubat dito. Wala nga lang. Ang hirap kasi wala kang holder ng cellphone. Ayan guys. Kahit natatapos. Ito, para lang makita sa inyo. Nakatakot kasi hindi ko talaga gawain yung mag-isa akong pupunta sa mga ganitong ano, puta. Dito na tayo guys. Ayan. Makikita nyo yung isa sa pinagmamalaki ng mga probinsyano. Ayan. Sa mga pinagmamalaki natin dito. Hugis ng daro. Ayan o. Kita nyo ba yan? Naging malabo yung lens natin. Teka nga. Malabo siya. Diba? Sobrang linaw ng tubig natin, ano? Makikita nyo. Sa Maynila, wala ka nang makikita ng ganito kasi masyado ng ano yung polluted yung mga tubig nila dun. Tubig. Papalublob sila ng kalabaw. Dito lang yan. Only in the province. Yan ano? Okay na rin. Gano'n. Maganda yung agos dito. So, dati mas maganda pa siya kasi medyo ano na kasi ngayon eh. Nakasok na ng maraming tao to saka ano, masyado ng maraming yung gawain na nakasira sa kaligasan natin. Ngayon dito tayo sa kabila para makita nyo rin yung favorite namin pinaliliguan dati ng mga katapak eh. Ayan. Lakad na lang tayo. Ayan guys. Testingin natin yung tawid din itong mababaw lang. Pag mababaw lang, pwede.
Ayan, dito tayo. Tawirin natin itong hindi naman. Ito kong dinaw. Ayos ang bila. Alim pala ito. Grabe. Ayan. Ayan guys, makikita nyo ang lugar na to. Dito nahubog yung isa sa kabataan ko. Oh, kamali pala. Isang parte ng kabataan ko. Dito kami laging nagpipiknik ng mga barkada na barkada ko. So, nakakalungkot lang na wala na palang tubig. So, ayun nga. Medyo nakakalungkot lang isipin na ganito na pala yung itsura na ito guys. Ganyan naman. Ganyan na kayo ha. Medyo no, parang nanghihinayang kasi ako kaya hindi ko maipokus yung camera. Ayan. Ganyan lang. Dati eh. Ang lalim nila dati. Makikita niya. Sobrang lalim niya dati. Pero ngayon wala na. Isa sa mga epekto ng unti-unting pagkasira ng kaligasan natin yung mga ano na gawa ng tao. Ayan guys, makikita nyo yung may kawayan na yun. Yan yung paliguan namin dati ng mga barkado ko sa kanang mga pinsan. Marami na kaming na-experience dito. Dito sa lugar na to, medyo nagtataka lang ako. Kasi kahit kano kalalim yung tubig, hindi siya nang... Kahit kano kababa o ka... Kainit pala. Hindi siya nagbabago yung... Hindi nagbabago yung ano niya. Yung level ng tubig niya. Kasi syempre, siguro, dahil medyo malalim nga. Ganun, hindi natin alam. Medyo laksan natin yung para makita nyo. Ayan. Medyo nakaka disappoint lang. Wala na pala yung dati. Pero ayos na. Kaya lang, hindi naman na mawawala yung mga alaala na iniwanan namin. Okay guys, uwi na tayo. Masyadong mahaba na itong pinagagawa ko dito. Sige guys, salamat. Salamat mga kaibigan at hanggang sa muli. Kaibigan TV, naglilingkod.